Ang sabi ng iba, ang pera daw at kayamanan ang ugat ng kasamaan sa mundong ito. Subalit para sa ating mga tao, nagmula sa isang simple at payak na buhay, alam natin kung gaano kahalaga ang pera sa atin. Na para bang halos lahat ng problema, mareresolba ng pera. Magmula sa damit at tahanan, pagkain man o kalusugan, edukasyon o kaligtasan, lahat yan matutugunan basta merong kampera o kabuhayan, pinagkakakitaan. Ang problema nga lang, bagamat napakaraming pangangailangan, ang daming gustong makuha, ang daming gustong puntahan, kulang ka naman sa aksyon at paraan. Katulad na nga lamang ng bida sa ating istorya ngayong araw na ito, siya ba ay iyong hahangaan, kagigiliwan o kasusuklaman? Ang pangalan niya ay Leonida. Tawagin na lamang natin siyang Aling Leone. Itong si Aling Leone noon, kadalagahan pa lamang niya ay nagtrabaho sa ibang bansa bilang isang OFW, isang caregiver. Ang kanyang dahilan ay nais niyang tulungan ang kanyang pamilya. Mahalaga daw sa kanya ang kanyang pamilya. Nais niya itong iahon sa kahirapan. Eh sino ba naman ang hindi maghahangad ng kaginhawaan? Dahil napakasipag nga niyang magtrabaho, isang binatang Amerikano ang kanyang napaibig. Isang single na US Navy. Sa makatuwid, makalipas lamang ang ilang mga buwan, naging kasintahan na nga niya ang US Navy na ito. Lumipas pa ang ilang mga taon, nagpa siya na nga silang magpakasal. Naging maginhawa na nga ang buhay nitong si Aling Leone. Nagpa siya na nga siyang umuwi ng Pilipinas upang kahit papaano matulungan niya daw ang kanyang pamilya, maiahon sa kahirapan tulad ng palagi niyang sinasabi. Nagtayo ng isang tindahan para sa kanyang negosyo at kabuhayan. Subalit ang storya ng kanyang buhay ay hindi pa nga nagtatapos dyan. Itong si Aling Leone at ang kanyang asawang US Navy ay nagkaanak ng dalawa. Aba, syempre maganda ang buhay sa Amerika. Kaya naman, pinilit niya ang dalawang mga anak niya na magstay na lamang sa Amerika at dun mag-aral. Kasama ang kanilang ama. Sa paglipas pa nga ng mga taon ay nakapagtapos na nga ng kolehiyo ang kanyang bunsong anak na lalaki. Ngayon, isa ng kapitan ng barko. Kaya nga lang, may isang malaking problema. Itong si Aling Leone, masama ang loob sa kanyang panganay na anak, isang babae. Noong panahong ipinagbubuntis kasi ni Leone ang kanyang panganay na babae, nasa Pilipinas lang siya, hindi makapagtrabaho, hindi makapagnegosyo ng maayos. Gastos ng pera para sa vitamins, check-up at marami pang iba. Ang palaging sabi ni Leone ay delikado raw ang kanyang pagbubuntis noong panahon ngayon, palibhasa first time. Ang kanyang panganay na babae ay nag-aral ng elementarya sa Pilipinas, ipinagpatuloy ang sekundarya sa ibang bansa at doon nagtapos. Kaya lang, bumalik muli ng Pilipinas upang dito na nga magtrabaho at kumita ng pera. At ang gusto ngayong mangyari ni Aling Leone ay bayaran siya ng kanyang anak sa lahat ng mga pagkakataong gumastos siya ng malaking halaga ng pera para sa kanyang panganay. Lahat-lahat. Nung una, nauunawaan naman siya ng kanyang anak. Pero habang tumatagal, tila ba umaabuso na si Aling Leone. Kulang na lamang, lahat ng kitain ng kanyang panganay ay ibigay sa kanya. Hindi man lamang niya iniisip na meron itong sariling pangangailangan, sariling buhay. Mas lalo pang nagkagulo ang mag-inang ito nang magpa siya ang kanyang panganay na anak na mag-asawa na at magpakalayo-layo nang hindi man lamang nagpapaalam sa kanya. Partida, sagana pa siya sa sustentong ibinibigay ng kanyang partner sa Amerika. Mula sa pagiging dukha, magmula sa pagiging isang kahig isang tuka, nagkaroon siya ng isang magandang buhay. Ngayon, tila ba umakyat na nga sa kanyang ulo ang kayabangan at kasakiman. Tila ba sa lahat ng pagkakataon, lahat-lahat, pera-pera na lang. Dahil nga sa Kim,
itong si Aling Leonie, bukod sa kanyang sustentong nakukuha buwan-buwan sa kanyang partner sa Amerika, aba, maging ang kanyang bunsong anak ay gagatasan niya. Nang biglang isang araw, kanyang nabalitaan na ang kanya palang bunsong anak ay uuwi ng Pilipinas. Bukod sa nais na nga niyang makita muli ang kanyang ina, ay sabik na siyang makasama ang kanyang kasintahan na LDR. Ang kasintahan ng kanyang bunsong anak ay isang Filipina. Wala naman sanang problema, kaya lang itong si Aling Leonie hindi boto sa dalagang iyon. Walang katigil-tigil ang kanyang bunganga tuwing uuwi ng tahanan ng kanyang anak na bunsong si Rafael, kasama ang kanyang kasintahang si Cheche. Isang malamig na hapon, habang itong si Aling Leonie ay nasa kusina nagluluto ng adobong manok, may kumakatok sa kanyang salas. Pinuntahan niya ito habang siya'y nakasuot pa ng pulang apron. Nakapamewang hawak ang kanyang malaking sandok. Oo, nandiyan na, wait lang. Huwag nang katok ng katok, ano ba? Sino ba yan? Ang sabi ni Aling Leonie. Pagbukas ni Aling Leonie ng pintuan, ang bumungad sa kanya ay ang kasintahan ni Rafael, si Cheche. Nakangiti ito at mukhang inaabutan pa siya ng regalo. Naisana niya magmano pero ayaw ibigay nitong si Aling Leonie ang kanyang kamay. Oh, anong ginagawa mo rito? Wala si Rafael dito, lumabas. Ang sabi ni Aling Leonie, maya-maya pa, pumasok na nga ng gate ang kanyang bunsong anak na si Rafael. Hinayaan lamang ni Aling Leonie na bukas ang pintuan, tumalikod siya at hinintay na pumasok ang kanyang anak sa bahay. Sinenyasan niya ito na iwanan muna ang babae sa labas. Aba anak, Rafael, parang napapansin ko yatang napakadalas ang kanyang pagpunta rito. Baka yan makalimot, pag yan nasanay, baka hindi na siya umuwi sa kanila. Alam mo ba ga ang pikot? Sigihan mo! Ang bulong ni Aling Leonie sa kanyang anak. Shhh! Mama naman! Nakakahiya, baka marinig ka niya. Tsaka, gusto ko lang tulungan yung tao. Meron siyang family problem. Gusto ko siyang payuhan. Tulungan. Wala naman siyang ibang pwedeng takbuhan. Boyfriend niya ako, tayaan niyo akong tulungan ko siya. Ang sabi ni Rafael sa kanyang ina. Ano anak? Family problem? Family problem? Hoy, Ineng. Oo, kausap kita. Meron ka rang family problem? Eh baka naman financial problem. Baka naman dahil nalaman mo na kapitan ng barko ang anak ko ay nagkakaganyan ka. Alam mo may pera siya. Umamin ka na. Alam po nang hilat siya ng mukha mo. Ang sabi ni Aling Leonie. Utang na loob naman, ma! Mama! Ma! Hindi ka ba nahihiya sa mga sinasabi mo? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyong mabuting tao si Che? Mabuting tao ang kanyang pamilya at mahal nila ako. Mabait sila sa akin. Mabuti sila sa akin. So please stop this nonsense. Ako nahihiya sa mga sinasabi mo. Ang sabi ni Rafael. Magmula kasi nang umuwi ng Pilipinas, itong si Rafael mula Amerika ay palagi na niyang kasama sa kanyang free time ang kanyang partner at girlfriend na si Cheche. Ang babaeng si Cheche na kasintahan ni Rafael ay maalaga, magandang dalaga, maunawain at sadyang hindi basta-basta. Hindi nga nakapagtataka na siya ay mas lalong ibigin ng kanyang partner na si Rafael. Palibhasa nga ay nagulat daw itong si Leonie nang siya sagutin ng kanyang bunsong anak. Kaya naman, nagdrama ito. Nagkukunwari siyang siya'y naiiyak, naluluha. Bumalik siya ng kusina. Sinundan siya ng kanyang anak. Mama naman, huwag naman sanang ganyan. Grabe naman yung trato mo kay Cheche eh. Mabuting tao yung partner ko. Kung akala mo, hindi siya aware. Aware siya na ayaw mo sa kanya. Kaya nga siya nag-i-effort, di ba? Para maging boto ka na sa kanya.
nag-e-effort siya ng sobra-sobra. Tanggapin mo lamang. Kahit na kung tutuusin, hindi naman kailangan. Abay, wala namang ginagawang masama sa inyo. Wala namang sinasabing masama tungkol sa inyo. Ano ba kasing problema nyo? Ang sabi nitong si Rafael. Biglang humarap itong si Aling Leonie sa kanyang bunsong anak at sinabing, "Ikaw! Ikaw ang problema ko, anak! Bakit ba hindi mo kayang buksan yung mga mata mong yan? Nabubulagan ka na ba ng pag-ibig na yan? Hindi mo ba nakikita? Tanga ka ba? Hindi mo ba napapansing pera lamang ang habol sa'yo ng taong yan? Hindi ka man lamang ba nakakahalata?" "No, ma. Ikaw yung nabubulagan. Puro pera kasing iniisip nyo eh. Hindi lahat ng bagay, pera-pera na lang. Kung may punto man ang mga sinasabi mo, kung tunay man ang mga sinasabi ninyo, eh bakit si Papa? Bakit ang mga pinsan ko, boto kay Cheche para sa akin? Bakit yung mga kaibigan ko, palaging sinasabing napakaswerte ko at naging girlfriend ko si Cheche? Seriously, ma? Bukod tanging ikaw lamang ang may ayaw sa kanya." Ang sabi ni Rafael na halos nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Ang tugon naman ni Aling Leonie, "Ako ang pakinggan mo. Ako ang unawain mo, anak. Isipin mo nga, yung partner mong yan ni hindi kumikita ng 10,000 sa isang buwan. Mahirap lamang siya. Isang kahit isang tuka ang kanyang pamilya. Pustahan tayo, maging mga magulang niya. Sa kanya pa rin umaasa. Abay, jackpot naman talaga siya sa iyo. Hindi sa araw-araw makakatagpo ka ng isang PhilAm na kapitan na kumikita ng 100,000 buwan-buwan para ibigay lahat ng gusto niya. Diba? Diba?" Tumahimik lamang itong si Rafael. Tumingin muli sa mga mata ng kanyang ina at sinabing, "Bakit, ma? Ganon ka rin ba kay Papa noon?" Natigilan na nga lamang itong si Aling Leonie. Eh paanong hindi matitigilan ang babaeng ito? Totoo ang sinasabi ni Rafael. Bata pa lang siya, alam niya na na walang pag-ibig itong si Aling Leonie sa kanyang asawang Kano. Pera lamang talaga ang habol niya rito. Matagal nang lumipas ang kanyang kilig sa katawan. Matagal nang lumipas ang kanyang pagmamahal para sa kanyang asawa. Ang tanging dahilan kung bakit hindi siya makipag-divorce sa kanong iyon ay dahil hanggang sa ngayon, tumatanggap siya ng malaking halaga ng pera para sa kanyang allowance buwan-buwan. Mula sa bank account ng ama ni Rafael. At dahil sadyang napakatigas nga ng ulo ni Aling Leonie, hanggang sa ngayon, masama pa rin ang kanyang pagtingin kay Cheche. Dahilan kung bakit nagpa siya itong si Rafael na bumili ng isang studio type na condominium. Doon sa lugar na iyon, nagtatagpo ang magkasintahan. At least this time, hindi na sa kanilang tahanan. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Itong si Aling Leonie, ang buong akala niya ay break na itong si Cheche at Rafael dahil hindi na nga niya nakikitang umuuwi sa kanilang tahanan ang dalaga. At dahil nga malapit na siyang bumalik sa kanyang trabaho bilang isang kapitan, may iniwang pangako itong si Rafael kay Cheche. Ang sabi niya, sa muling pagkikita nila, magpapakasal na raw sila kahit sa West Man lamang. Ang mahalaga, maging legal na magpartner na nga ito sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao. Naiwan sa Pilipinas ang dalagang si Cheche. Umaasa na sana dumating ang panahong siya'y matanggap na ng ina ng kanyang kasintahan. Itong si Aling Leonie, gagawa't gagawa raw siya ng paraan upang hindi na muling magkatuluyan o magkabalikan man ang dalawa. Ang tanong, kung ikaw, si Aling Leonie, bilang isang ina, dapat ba o tama bang makialam ka pa sa buhay pag-ibig ng iyong anak na nasa tamang gulang na? Tama ba na gumawa ka pa ng paraan upang siraan ang taong iniibig niya dahil lamang sa hindi ka boto rito? Dahil wala kang tiwala? Balik tayo sa ating istorya. Itong si Rafael bilang isang kapitan. Buwan-buwan, sumasahod siya. 100,000, ika nga.
Siyempre, ang kanyang ina, bagamat ganito ang ugali, palaging naaambunan. Subalit ang kanyang nais ay dapat pa itong madagdagan. Dapat nga, hindi niya maging kahati sa pera ng kanyang anak, ang babaeng si Cheche. O kahit na sino mang babae. Kaya itong si Aling Leonie, palaging nakabantay sa kanyang bank account. Kung kumpleto pa ba ang ipinapadalang pera, kung tama pa ba ang amount nito, baka mamaya, paliit na ng paliit, siguradong panibagong babae na naman ang dahilan ito. Pero sa awa ng Diyos, palagi itong maayos, palagi itong kumpleto. Kaya itong si Aling Leonie, kampanteng-kampante. Wala siyang kaalam-alam na ang kanyang anak ay merong joint account, isang bank account na pag-aari ng dalawang tao, kay Cheche at para kay Rafael. Ang perang naiipon sa bank account na iyon ay para sa kanilang nalalapit na kasal at sa kinabukasan ng kanilang bubuoing pamilya. Umipas pa ang mga taon, bumaba na nga ng barko itong si Rafael. Umuwi na nga siya ng Pilipinas, pero hindi sa bahay ng kanyang ina. Umuwi siya sa kondominium na kanyang binili para sa kanilang dalawa ni Cheche. Siyempre, walang kaalam-alam itong si Aling Leonie. Pero ang problema, may pakpak talaga ang balita. Isang linggo lamang ang lumipas, nakarating na nga kay Aling Leonie na umuwi na pala ng Pilipinas ang kanyang anak. Ang mga chismosa ng bayan, nandiyan na naman! Ang mga ito, ikinuwento kay Aling Leonie na, "Uy, umuwi na pala ang anak mo galing abroad. Kailan pa siya dumating?" Nung isang linggo daw, nakita nila itong si Rafael kasama ang kanyang kasintahan sa mall. Sweet na sweet, nag-grocery sa isang malaking supermarket. Aba, syempre, nung una, ayaw maniwala ni Aling Leonie. Pero nung pakitaan siya ng litrato, nanggalaiti siya sa galit. Sinubukang kontakin itong si Aling Leonie ang kanyang mga kamag-anakan na malapit lamang ang bahay sa pamilya nina Cheche. Kaya lang, wala siyang makuhang balita. Ang alam lang daw niya, itong si Cheche, matagal nang hindi doon umuuwi sa lugar na iyon. Ang sabi sa fake news, baka daw nag-apply ng Maynila dahil nga walang pera, walang ipon. Agad tumawag si Aling Leonie sa kanyang anak sa Facebook, pero hindi ito online. Sinubukang tawagan sa telepono pero hindi pa rin sumasagot. Makalipas pa ang mahigit 3 linggo, saka pa lamang umuwi ng kanilang tahanan, itong si Rafael. Winelcome siya ng kanyang ina. Hindi ng yakap, pero ng mura. Palibhasa'y pagod sa biyahe, itong si Rafael hindi na nga pinakinggan pat inintindi ang sinasabi ng kanyang ina. Dumiretso na nga lamang siya sa kanyang kwarto, binuksan ang bag, kumuha ng wallet at dumukot ng malaking halaga ng pera, ibinigay sa kanyang ina at natulog na lamang. Alam mo ba, itong si Aling Leonie, panay ang dakdak, panay ang ngalingal, walang tigil ang bunganga, pero nang maabotan ng pera, biglang tahimik, biglang timo. Timo ang kanyang bibig, wala kang maririnig na ingay. Agad siyang pumasok sa kanyang kwarto, binuksan ang kanyang iPad at syempre, nag-online shopping. Kalipas pa ang halos 3 araw, itong si Rafael, paalis na muli ng bahay nila. May pupuntahan daw siya saglit lamang. Yan ang sabi nitong si Rafael sa kanyang ina. Biglang bumalik ang duda sa isipan nitong si Aling Leonie. Sinundan niya ang kanyang anak hanggang sa makarating sila sa isang building. Pumasok ng building na iyon itong si Rafael. Maya-maya pa, wala pang 5 minuto, sabay sila ni Checheng lumabas ng building na iyon. Sumakay ng taxi at nagtungo raw sa isang mall. Eh ngayon pa naman ba siya magpapaiwan? Siyempre si Aling Leonie, sumakay rin ng taxi at sinundan ang kanyang anak. Bumaba na nga sila ng mall. Ito palang si Cheche ay isa ng call center agent. Papasok daw siya ng araw na yun sa trabaho. Si Aling Leonie, nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin, lalo na nang makita niya ang kilos ng kanyang anak at ni Cheche na para bang mag-asawa na. Sa isipan niya ay para bang nililingkis daw nitong si Cheche ang kanyang anak sa harap ng maraming tao.
malisyosang babae talaga. Mukhang itong si Rafael, naghatid lamang ng kanyang partner sa trabaho. Kinabahan naman si Leonie dahil baka maya-maya, bigla itong umuwi at wala siya doon. Madali siyang sumakay ng tricycle. Umuwi na nga siya sa kanila. Habang nasa biyahe itong si Aling Leonie, iniisip niya na kung paano kaya kung totoong asawa na nga ng kanyang anak ang babaeng iyon. Ibig sabihin, may kahati na siya sa sahod ng kanyang anak? Ngayon, mas malaki na ang yamot at inis at galit ni Aling Leonie kay Cheche. Ang tingin niya dito, karibal. Ibang-iba na nga ang ugali ni Aling Leonie kumpara noong siya'y dalaga pa. Kung dati ay tahimik, ngayon, mabunga nga na. Kung dati ay umaayon lamang sa karamihan, ngayon, sobrang palaban na. Magaling sana kung nasa tama. Kung noon, maalam siyang makontento sa mga bagay-bagay, ngayon, asa ka pa. Subalit tulad ng karamihan sa atin, wala siyang ibang libangan kundi manood ng mga videos online. Ang kanyang kinakahumalingan, mga telenovela. Kaya naman pala, iba't ibang mga ideya ang pumapasok sa kanyang isipan. Kaya naman pala. Muling sumakay ng barko itong si Rafael at sabi niya nga sa kanyang ina ay matatagalan ito. Matagal pa bago ito muling makabalik ng Pinas. Agad tumakbo ang kokote ng matanda. Ang kanyang unang ginawa, bumayad siya ng lalaki upang sundan at gumawa ng paraan upang maging close ito kay Cheche. Pipicturan, vividiohan at gagawa ng maraming storya, sisiraan ito sa kanyang anak. Pero hindi ito effective. Unang-una, maingat na tao si Cheche. Hindi siya ganun ka-friendly, hindi siya para makipagkita o makipagkilala sa kung kanino. Pangalawa, abala siya sa kanyang trabaho. Alam mo ba, ang matanda, walang katigil-tigil abay gumawa pa ng ikalawang plano. Ang balak niya ay magpanggap na may karamdaman siyang malubha. Yun ang balitang nais niyang makarating sa kanyang anak upang mas malaking pera ang ibigay nito sa bawat buwan. Para sa ganung paraan, hindi na niya maging kahati ang possible na asawa na nitong si Rafael na si Cheche. Kaya lang dahil nga worried at sadyang matalinong tao itong si Rafael, kinausap niya ang kanyang partner na si Cheche na baka maaaring silipin man lamang ang kanyang ina doon kung kamusta na. Kung may nurse ba talaga o doktor na pumupunta. Mahigit isang linggo nang pabalik-balik si Cheche sa labas ng bahay at kahit isang beses, hindi niya nakitang may sakit ang ina nitong si Rafael. Palagi itong malakas. Nagzuzumba pa nga pag umaga kasama ng kanyang mga kumari. Pagpatak pa ng alas 7 ng gabi, napakaingay pa ng kanyang speakers, nanonood ng kung ano-anong mga movie. Napakarami pa kung umorder ng fast foods. Parang pati sa pizza ay gigil na gigil. Kaya naman itong si Rafael, hindi na malaman kung ano ba talagang kalagayan ng kanyang ina. Ano nga ba talaga ang kanyang tunay na kondisyon? Ano pa man ang maging dahilan ng kanyang pagkisinungaling, ang mahalaga kay Rafael, alam niya na okay lamang ang kanyang ina. Isang linggo pa nga ang lumipas, itong si Aling Leonie nagbalak na mag-grocery sa bayan. Kaya lang, sa kanyang pagbiyahe, natagpuan niya itong si Cheche. Sinundan niya ito hanggang sa ito ay makauwi. Bilang isang taong gustong-gustong makita ang pagkakamali at butas sa pagkatao ng kanyang kapwa, itong si Leonie excited na malaman kung saan nga ba tutungo itong si Cheche. Lalo lamang siyang nanggalaiti nang makita niya na itong si Cheche may kinuhang parcel, isang napakalaking kahon, balikbayan box ika nga. At sa malamang na, nanggaling yon sa kanyang anak na si Rafael. Ang tanong niya agad sa kanyang isipan, nasaan daw ang para sa kanya? Bakit wala siyang natatanggap na kahit ano? Oh, partida, kakatanggap lamang niya ng kanyang pera noong isang linggo. Nang dahil sa kanyang pagkayamot, nagtungo siya sa isa pa niyang kamag-anak. Ang pangalan ng babaeng iyon
ay Maggie. Itong si Tia Maggie ay kamag-anak nitong si Aling Leone, tiyahin ito nitong si Rafael. Tulad ng inyong inaasahan, itong si Tia Maggie at si Aling Leone, iisa lamang ng ugali. Kaya itong si Tia Maggie, panay ang payo ng kung ano-ano dito kay Aling Leone. Kung ano-ano, parang telenovela. Kung mag-usap ang mga ito, kala mo bagay bubuyog. Napakahaba ng kanilang kwentuhan. Sinisiraan ang dalagang si Cheche. At sa huli, napagtanto ng dalawa na bakit nga ba hindi sila gumawa ng paraan upang sirain ang relasyon ng dalawang iyon. Nang sumunod na araw, tumawag itong si Aling Leone sa messenger ng kanyang anak na si Rafael. Ang sabi niya, "Hello? Anak? Ano? Anak, ay hirapan na akong mag-isa. Napakahirap sapagkat alam mong tumatanda na ako, hindi ba? Taas-baba na ang presyon ko. Kinakapitan na ako ng nerbiyos. Anak, kumuha ako ng makakasama ko dito sa bahay. Isa siyang caregiver. Mabait naman yung tao at mapagkakatiwalaan daw. Ito ay narekomenda sa akin ng iyong Tia Maggie. Kung okay lamang sa'yo, anak, kailangan ko ng suporta mo dito." Ang sabi ni Aling Leone. "Hello. Hello, Ma. Hindi ko po kayo masyadong marinig. Hello? Hello? Ma? Ano pong ibig niyo sabihin? Ano po pong nararamdaman niyo sa katawan niyo? Nagpa-check up na po ba kayo? Yung mga gamot na kailangan yung inumin, nabili niyo na ba? Di ba nga sabi ng doktor, maintenance na yan? Baka naman kinakaligtaan niyo. Kaka-cellphone niyo yan eh. Sigurado po ba kayo mapapagkatiwalaan yung babaeng yan? Eh, kung ganun, eh sige, wala akong problema. Basta maligtas kayo, basta maayos kayo. Walang problema sa akin yun, Ma. Magpagaling na po kayo. I miss you." Ang sabi ni Rafael. Nang marinig ni Leone na pumayag na ang kanyang anak sa pagkuha niya ng kasambahay, tila ba gustong pumalakpak ng kanyang tenga? Isipin mo, 2 birds in 1 stone. Makakagawa na nga siya ng paraan upang sirain ang relasyon ng kanyang anak at ni Cheche. Magkakaroon pa siya ng ekstrang pera. Nako, nangangamoy Lazada. Nang sumang-ayon si Rafael sa pagkuha niya ng kasambahay, agad siyang humingi ng tulong kay Maggie upang kontakin ang isang magpapanggap na caregiver. Isang magandang dalaga, sexy at kaakit-akit. Isang babaeng nagtatrabaho sa isang sikat na bar sa bayan. Ang pangalan ng babaeng ito ay Julieta. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Judy. Ang bayarang babaeng ito ang gagawa ng paraan upang masunod ang nais mangyari ni Leone. Para kay Judy, wala siyang hindi gagawin para sa salapi. Magsisinungaling? Magpapanggap? Walang problema sa kanya. Kaya naman, nang sumunod na buwan, umuwi na nga itong si Rafael galing sa kanyang trabaho, bumalik na nga siya ng Pilipinas, dumiretso siya muna sa bahay ng kanyang ina upang makita ang tunay nitong kalagayan. Sa wakas, nagkatagpo na nga itong si Rafael at si Judy. Masaya naman ang lalaking ito dahil mukhang ligtas naman at malayo sa panganib ang buhay ng kanyang ina. Si Rafael, hindi muna sinabi kay Cheche na siya'y uuwi. Nais siya daw itong i-surprise. Ang pagkakataong ito ang matagal lang hinihintay at inaabang-abangan ni Judy at Aling Leone. Kailangan ng maganap ang matagal na nga nilang plano, ang planong matagal na nga nilang pinag-iisipan. Habang itong si Rafael ay abalang-abala sa kanyang pag-cellphone, hindi niya alam na ito palang kanyang magaling na ina, nilagyan ng gamot na pampatulog ang kanyang iinuming orange juice. Kaya naman pala, wala pang 5 minuto, humaharok na itong si Rafael sa may salas. Pero dahil nga malakas ang katawan ni Rafael, matibay ang kanyang isipan, sinubukan niya itong labanan. Pinilit niyang magtungo sa kanyang kwarto. Pero dahil nga nahihilo, tinulungan siya ni Judy. Lahat ng iyon, ayon sa plano.
Kaya lang nang magmulat ang kanyang mga mata, alas 6 na nga ng umaga at laking gulat niya dahil nakita niya itong caregiver at kasambahay ng kanyang ina na si Judy, hubot-hubad sa kanyang tabi, habang siya rin ay walang saplot. Makikita mo pa ang tila ba napakaraming kiss mark sa dibdib ng babaeng si Judy. Hanggang sa ngayon, hindi maipaliwanag ni Rafael kung ano bang ibig sabihin ng lahat ng ito. Maya-maya, biglang pumasok ng kanyang kwarto ang kanyang ina. Oh, anak! Sino naman yan? Judy? Judy, hoy! Diyos ko naman, anak! Gisingin mo nga yan! Pati ba naman yung caregiver ko, papatusin mo? Ano ba naman, anak? Hindi ka ba marunong pumili ng babae? Rafael, anak ko! Hindi mo man lang ba inisip? Nakakaya sa iyong tita Maggie. Pati sa mga magulang ng babaeng yan. Di hamak na mas bata pa yan sa'yo. Na hindi mo nga girlfriend yan eh. Anak naman kasi. Nung nakaraan si Cheche, ngayon si Judy. Itong si Rafael, hindi makapagsalita. Kasi hanggang sa ngayon, mukhang may talab pa rin ang gamot sa kanya. Nang medyo mahimasmasa na nga itong si Rafael, kinuha niya ang kanyang telepono sa ilalim ng kanyang unan. Sinubukan niyang tingnan kung ano oras na. Nakita niya napakaraming miss call ng kanyang girlfriend na si Cheche. Napakadaming miss call at hanggang sa ngayon, sinusubukan pa rin siyang tawagan. Pero hindi niya magawang sagutin dahil si Judy nasa tabi pa rin niya hanggang ngayon. Humahagulgol ng iyak. Sino ba naman ang hindi matataranta? Makalipas pa ang ilang mga saglit, habang nagluluto ng agahan itong si Aling Leonie, pinuntahan siya ng kanyang anak. Anak, sinasabi ko sa iyo, bago ka muling sumakay ng barko at magpatuloy ng iyong trabaho, ayusin mo muna ang problemang ginawa mo at tunay na nakakahiya kay Tita Maggie mo at sa magulang ng babaeng yan. Maya-maya pa, dumating na nga sa kusina itong si Judy. Bakas pa sa kanyang mukha ang kanyang mga luha. Sinubukang kausapin ni Rafael ang babae, pero ayaw siyang kausapin ito. Dumiretso lamang ito ng banyo at humagulgul doon. Maya-maya pa, narinig nga itong si Rafael na may tinatawagan sa telepono itong si Judy. Narinig niya na kinakausap na pala ni Judy ang kanyang mga magulang. Mga magulang daw. Napakabilis na mga pangyayari. Tanghali na agad, kumakatok sa pintuan ng kanilang bahay itong si Tita Maggie kasama ang mga magulang daw ni Judy. Walang kaalam-alam ang binata na ang mga magulang ni Judy na kanyang kaharap ay mga bayaran din. Mag-asawang tambay sa kanto. Nagpapanggap ngayon ng mga magulang ni Judy. Sa makatuwid, binantaan ng mag-asawang ito ang binatang si Rafael at sinabing kung hindi raw niya paninindigan ang ginawa niyang kababuyan sa dalaga ay magsasampa sila ng kaso. Malaki ang tsansang siya ay hindi na muling makakyat ng barko kapag nangyari iyon. Problema talaga ang dulot ng pangyayaring ito kay Rafael. Hindi lamang sa kanyang love life, pero mismong trabaho niya ay maaapektuhan. At dahil nga itong mga peking magulang ay nagmamadali, gusto nga nilang hindi na palagpasin ang pagkakataong ito, nagtungo na nga sila sa isang peking abogado. Aba, isipin nyo! Peking asawa, peking mga magulang, peking abogado, edi malamang peke rin ang kasalan. Oo, naikasal si Judy at Rafael. Si Cheche, walang kalam-alam. Diyan papasok si Aling Leonie. Nagmamagaling. Pinagsabihan niya ang kanyang anak na si Rafael na huwag nang makipagkita o makipag-usap man lamang kay Cheche. Unang-una, unfair daw ito sa kanyang bagong asawa. Pangalawa, nakakahiya daw sa mga magulang nito. Nang dahil nga dyan itong si Rafael ay nakabalik na nga sa kanyang dating trabaho bilang isang kapitan nang hindi man lamang nakakapagpaalam ng maayos sa tunay na dalagang kanyang iniibig. Walang text, walang tawag, walang video call, walang chat. Wala kahit ano, wala kahit sulat. Ang sabi nga nitong si Rafael, wala siyang mukhang ihaharap kay Cheche kung magkikita pa raw sila. Pangalawa,
Kahit naman daw magpaalam pa siya sa sulat, hindi na nga daw mababago nito ang katotohanang siya ay kasal na. Ilang buwan pa nga ang lumipas, ilang buwan pa ang dumaan. Itong si Cheche, unti-unti na ngang nauubusan ng pasensya. Nauubos na nga ang kanyang pag-asang magiging okay pa sila ng kanyang nobyo. Hindi niya maipaliwanag bakit ito bumalik ng ibang bansa nang hindi man lang nagpapakita sa kanya o nagpapaalaman lamang. Napakaraming tanong sa kanyang isipan. Lahat ng ito ay nabigyan naman ng kasagutan nang makita niya ang online post ni Judy na ito palang si Judy at Rafael ay matagal ng kasal. Halos gumuho ang buong pagkatao nitong si Cheche nang malaman ng balita. Dahil dyan, iniwan na nga niya ang condominium nila nitong si Rafael. Hindi na nga siya bumalik pa. Umuwi siya sa bahay ng kanyang mga magulang upang magpaalam. Nais daw niyang magtungo sa isang malayong lugar upang doon na nga magtrabaho. Para malimutan niya ang masakit na nakaraan. Kakalungkot isipin, para sa isang taong nagmamahal lamang ng tunay, ngayon nakakulong siya sa isang relasyong peke naman talaga at walang patutunguhan. Itong si Cheche, hindi malaman ang gagawin. Saan ba ang tungo ng buhay na ganito? Nasayang kasi ang mahigit 5 taon niyang paghihintay sa kanyang magiging asawa sana na si Rafael. Lahat ng iyon, lahat ng pangarap, lahat ng naisin sa buhay, nawala na parang bula. Habang nagdurusa ang damdamin ni Rafael at Cheche, aba itong si Aling Leonie. Galak na galak, paano ba naman? Lahat daw ng pagkain na pwede niyang bilhin, makakain na nga niya. Lahat ng gusto niyang isuot na damit, pwede niya nang orderin. Mga bagong appliances, lahat on the way na. At may plano pang bumili ng bagong property para lamang daw sa kanya. Napakabilis talaga ng karma itong si Aling Leonie. Hindi na sinungaling, hindi na nga niya kailangan magkunwaring meron siyang karamdaman. Dahil ang totoo, dahil sa kanyang katandaan, humihina na ang kanyang resistensya, madali na nga siyang kapitan ng iba't ibang mga sakit. Nang dahil sa kanyang pagpupuyat, itong si Aling Leonie, ngayon ay low blood. Nang dahil sa mga maling pagkain na kanyang palaging kinakain at ino-order, aba, palibhasa ay madamot at hindi nagsishare, sinosolo ang lahat, ngayon ang kanyang sugar ay tila ba pataas ng pataas. Hindi nagtagal ay na-confine na nga sa isang private hospital itong si Aling Leonie. Aba, syempre, hindi naman siya para alagaan ng kanyang peking bienan. Kaya ang ginawa ng matanda ay kumuha ng isang private nurse. Ang private nurse na ito ay napakagandang dalaga. Hindi siya katangkaran pero attractive talaga. Maliwanag magsalita at napakaganda ng kanyang tinig. Yung tipong kahit sinong lalaki, abay gugustuhin sa kanya magpaalaga. Ang pangalan ng magandang nurse na ito ay Nurse Lux. Siyempre, itong si Aling Leonie, tumatakbo na naman ang kanyang isipan. Eh bakit nga naman hindi niya gamitin ang pagkakataong ito upang talagang bigyan siya ng mas malaking halaga ng pera ng kanyang anak na si Rafael? Kaya lang, ang problema, itong dalagang nurse na ito na si Luxmi ay hindi naman madadaan sa pera-pera. Ginagawa lamang daw niya ang kanyang trabaho at matino siyang tao. Alam mo ba na ang nurse na ito ay nagkataon namang naging kaibigan pala ni Cheche? Dahil dyan, nalaman ni Cheche na na-ospital pala talaga ang magulang ni Rafael. Nung una, ayaw niyang kamustahin pero hindi niya mapigil ang kanyang sarili. Isang araw, "Hello? Hello, Lux. Busy ka ba? Naka-duty ka ba ngayon? Kamusta ba si Aling Leonie? Ano bang balita?" Ang sabi ni Cheche sa kanyang kaibigan. "Ay, naku, besh. Malala na ang kalagayan ng binan mong hilaw. Halos wala na nga may bisita sa kanya eh. Maliban na lang dun sa isang matandang babae na lagi kong nakikita. Siguro kumari ngayon." "Ano? Anong sinasabi mo? Anong kumari ang sinasabi mo? Nasaan yung asawa ni Rafael?
At saka, imposible. Nakakapagtaka naman. Ang sabi ni Cheche. Nang sumunod na araw pa, ang mas nagpagulo ng kanyang isipan ay nagpadala itong si Nurse Lux kay Cheche ng isang voice message. Habang nasa CR kasi ang nurse, narinig niyang nag-uusap ang dalawa, ang mama ni Rafael at ang kumare nito. Hay na kumare, magalit ka na sa akin kung magagalit ka pero hindi na ako muling makakabalik pa sa ospital na ito. Hindi na kita pwedeng puntahan pa. Nahuli na ako ng mga anak ko. Ikaw naman kasi. Send ka pa ng send ng mga text at chat tungkol sa mga kalokohang ginagawa natin. Ayan tuloy, nahuli ako. Alam mo ba, yung panganay ko, binantaan ako. Kapag daw nakipag-usap pa ako sa'yo, hindi niya na ako papadala ng sustento. Ay naku mare, magalit ka na sa akin pero iiwan na kita dito. Mag-hire ka na lamang ng totoong caregiver. Hindi kita kayang alagaan, matanda na ako. Yan ang sabi ng kaibigan ni Leonie. Maya-maya pa, lumabas ng CR ang nurse na ito. At hanggang sa ngayon, nagre-record pa rin ang kanyang cellphone. Ma'am, pasensya na po pero bawal pong sumigaw. Nasa ospital po tayo. Tsaka ma'am, kung aalis po kayo ngayon, sino po magbabantay kay Madam Leonie? Nasaan po ba yung anak niya? Nasaan po yung manugang niya o baka may apo po siya? At dahil nga mahina ang katawan ni Leonie, hindi siya makatugon, hindi siya makapagsalita. Ang nagsalita na nga lamang ay ang mabaing kaibigan ni Leonie. Hay naku nurse, wag ka na lamang maingay pero wala namang manugang yan. Fake naman yun. At ang anak niyan, nasa ibang bansa, nasa Canada. At mukhang hanggang ngayon, ayaw niyang ipaalam ang kanyang kalagayan sa anak niya. Ewan ko ba dyan? Yang kumare kong yan, mukhang pera yan. Ay naku, labas na nga ako sa mga plano mo, Leonie. Nagagalit ng mga anak ko sa akin eh. Sige na, nurse, kayo nang bahala sa babaeng yan. Mapera naman yan, ikuha mo ng private nurse kung kinakailangan. Baka gusto mo ikaw nalang magtrabaho para dyan. Sige na. At tumabas na nga ng kwarto ang kaibigan ni Leonie. Maya-maya pa ay naisend na nga nitong nurse na ito sa kanyang kaibigang si Cheche ang usapang ngayon. Nang marinig nga ni Cheche ang lahat ng mga pag-uusap na iyon, hindi niya malaman ang kanyang nararamdaman. Ang kanyang gagawin, nakaramdam siya ng awa sa kanyang dating partner na si Rafael na mukhang hanggang sa ngayon, iniibig niya pa rin. Mula Maynila, agad siyang umuwi ng probinsya upang komprontahin ang ina ni Rafael. Nang sumunod na araw, halos maotal naman si Leonie nang makita niya itong si Cheche sa kanyang tabi nang siya'y magising. Abay hirap mang magsalita, hirap mang kumilos, pinapaalis niya ang dalaga. Si Cheche malumanay lamang at sinabing, "Tita, tita bakit niyo naman po ginawa yun? Ano po ang kasalanan namin ni Rafael sa inyo? Ano pong maling ginawa ko sa inyo? Hindi na po kayo naawa sa amin? Umabot kayo sa ganitong kalokohan para paghiwalayin po kami? Tita, may pangarap po kaming dalawa. Kasama po kayo sa mga pangarap namin. Tita, alam ko na po ang buong katotohanan. Pasensya na po talaga pero hindi ko po matatanggap ang bagay na ito. Kung hindi ko ito gagawin ngayon, kailan pa?" Ang sabi ni Cheche. Sakto naman na habang sinasabi ni Cheche iyon, tumatawag itong si Rafael sa telepono ng kanyang ina. Siya ang sumagot ng cellphone na iyon. At nang makausap niya nga si Rafael, umiiyak siya. Sinabi niya ang buong katotohanan sa kanyang ex. Si Rafael hindi makapaniwala nung simula. Pero nang mag-sync in na nga sa kanya ang mga pangyayaring ito, nangako siya sa dalaga na siya'y magbabalik sa Pilipinas at sa pagkakataong iyon, sana ay patawarin pa rin siya ni Cheche. Sana bigyan pa raw siya ng pagkakataon na maayos ang kanilang relasyon. Bagay na sinang-ayon na naman ng dalaga. At umuwi na nga ng Pilipinas ang binatang si Rafael. Baka sa kanyang mukha ang kaligayahan pero pansin mo rin sa kanyang katawan na medyo namayat siya. Siguro dahil ng mga panahong iniisip niya ang pagkakahiwalay nila ni Cheche. Kitang-kita mo ang liwanag sa kanyang mga mata nang yakapin siya ng babaeng kanyang iniibig. Humingi siya ng kapatawaran dito.
Lahat ng mga pangyayaring iyon, kitang-kita ni Aling Leonie habang siya nakaupo lamang sa wheelchair at hinihintay ang kanyang anak sa labas ng airport. Tila ba patay na ang kalahati ng kanyang katawan? Ngayon, hindi niya na nga kayang sumigaw o magsinungaling. Hindi niya kayang magyabang, magtaray o kumontra pa sa nais sa buhay ng kanyang bunsong anak. At dahil nga magkasama ng muli si Cheche at itong si Rafael, si Cheche na ang nag-aalaga sa matandang ito. Kahit pa palagi niyang sinusungitan, kahit pa palagi niyang tinatarayan, ramdam niya na iniingatan naman siya ni Cheche. At hindi nga nagtagal, tila ba mas nakilala na nga niya ang kabaitan at kabutihan sa pagkatao ni Cheche. Dahilan upang unti-unti ay tanggapin niya ito. At sa wakas, naging maayos na nga ang samahan ng tatlong ito. Si Leonie sa kanyang anak na si Rafael at si Rafael sa kanyang asawa na ngayon na si Cheche. Nasa huli man ang pagsisisi, kahit pasabihin kinarma talaga siya, ang mahalaga sa ngayon ay maayos na nga silang muli. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Bago ang lahat, shoutout tayo muna. Shoutout time! Binabati ko po ng maligayang araw si Miss Isabel, Trinidad Maganda, at syempre si Miss Elvi Minda Pinlac. Ang pagbabalik ni Miss Presi Katcha from Calamba, Laguna. Hello, Miss Loretta Bermer! Shoutout po para sa inyo, Miss Shirley Cephil at Marivic Bueno. Shoutout naman dyan para kay Cecilia Asistin at Magdalena Guico, Cherry Martinez at Carmen Barbieto. Hi, Chef G! At sa inyo din po, Miss Zenaida Kellam. Tagapanggasinan po kayo. Hi! Princess Rocker from Riyadh. At syempre, binabati ko rin po ng magandang araw si Miss Zenny Reyes. Hello! O ito, last but not the least, Miss Flora Pangan from Kalumpit, Bulacan, Merced Pineda, sa inyo rin po, Miss Lorna Sarmiento, at Jenny Cortez, at Felix Alda. O paano ba? Hanggang dito na lang muna. Sasunod na lang po ulit. Samahan niyo po muli kami sa panibagong storya ng buhay kinabukasan. Maraming salamat. Paalam!